Ay, nakatagilid ka. Ayan, okay na. Hi! Kamusta? Nasaan kayo? Oo, okay na. Hello! Nasa bahay lang kayo? Opo. Mm-hmm. My gosh, naglalag ba ako? Oo, oh, ayan. Happy weekend sa inyong dalawa, baby and ate din. So, actually, kayo na yung last batch para sa Choco Mucho. And syempre, mga veterans ng team. So, pag-usapan natin. Oh, medyo serious yung segment nila. Medyo serious yung mga questions na napatapat sa inyo. Ayan. Syempre, as the leaders of the Choco Mucho Flying Titans, kamusta daw ba ang pag-lead doon sa inyong grupo? Like, yung mga na-interview namin kanina, galing from iba-ibang school. So, hindi lahat talaga kasama nyo since before pa. So, how is it like leading a team na very diverse yung composition? Ikaw muna, be, team captain. Ay. Ay? Disappointed. Actually, at this point naman, hindi na siya as hard as I would think it is as compared yun sa college. Kasi nga, lahat naman na pumasok na sa amin kahit bago sila, veteran naman na yung tulong na namin sa kanila lahat. So, yun, kanya-kanya rin naman diskarte and from their end, marami. I think what's important lang is getting everybody together. But yung mga syempre diskartehan or kung saan sila comfortable, Babe, from your current batch of Flying Titans, other than Ate Den, sino yung kasama mo na nafe-feel mo yung leadership talaga na hindi mo ina-expect? Like, I'm guessing galing to sa mga hindi pa nakasama before from Ateneo, pero sino yung malakas talaga yung tulong sa'yo when it comes to leadership? Sino daw? Nagsita ba siya? Si... sa leadership na hindi ko in-expect. Well, actually, medyo in-expect ko. Pero siya rin naman talaga yung may malaking tulong. Si Des. Malaking tulong siya in terms of leadership. Saka yung composer niya sa court. Malaking bagay din. I guess galing din yun sa team culture nila talaga ang mga leaders from her previous team. Ikaw naman, Ate Den. Siyempre, as a veteran sa team. Wow, nakaka-age reveal naman yung veteran. Huwag mo laglag, Tita Bez. Hindi, kamusta? Kamusta yung, or ano yung role mo sa team? Kasi nabanggit nga ni Bea, hindi naman siya as hard, no? Pag parang sa college na parang alagain pa yung mga teammates, ganyan. So, ngayon, ano yung nakikita mong role mo sa team ng Choco Mucho? Actually, hindi ko rin sure. Libero. Taga-awat sa libero, mga teammates. Libero ang role ko. Hindi naman. Pero parang, I'm just there, really. If need nila ng kausap, nandun ako. Need nila ng may mag-guide sa kanila, nandun ako. I'm just very chill. Yun lang yung role ko sa team. Like, very chill lang. Ate Den, meron na bang time na naparusahan kayo? Yung mga, like mga veterans, naparusahan kayo kasi may pasaway na teammate? Siyempre, wala nang ganun. Wala lang ganun. Pass na tayo sa mga ganun. Wala rin naman kasi pasaway sa team namin. Kasi pro na rin naman, no? Wala yes. Nang mga... Ay, pero sa iba. Char. Ay. Okay. moving on. Ito na lang. Parang nakaka-ano talaga, nakaka-reveal talaga ng age yung mga questions na natapat sa iyo. Ano daw yung lagi niyong advice sa mga younger teammates niyo when it comes to self-doubt? Kasi syempre, kapag ongoing season, tapos sobrang bilis pa ng mga pagitan ng mga games niyo, ang hirap mag-recover minsan, lalo na when coming from losses, diba? So, paano nyo kausapin or ano yung mga nagiging advice nyo pag may nagsi-self-doubt kayo ng mga teammates? Ikaw, Bae.
as an inspiring girl. Si ate din dapat, bata pa ako eh. Ay, wow. Ito kasi sige, kasama ka sa younger. Eh, ikaw yung team captain eh. Back to you. Ako ba yun? Si Bea ba yung kapit? Si Bea, si Bea, si Bea. Bea Del, ayan, lalaki ng bahay yung internet ah. Bea. Sorry, joke lang, joke. Ikaw muna sige ate din, habang nag-aayos ng wifi si Bea. Siguro coming from someone na pinagdaanan na yun, parang kailangan lang is tanggapin mo yung situation na yun. Kasi dun ka lang naman mag-grow and matututo. But at the same time, kailangan you have to trust yourself na kaya mong i-overcome yung mga bagay. And hindi siya nag-iisa sa laro. May ibang tao na pwedeng sumalo sa kanya pag na-XP niya. Nagda-doubt siya or nagsa-struggle siya. May ilan ba kami sa team? May 13 players pa na pwedeng tumulong sa kanya if she's having doubts or struggling. And the coaches, di ba? Yes. Malaking bagay din. Oo. Nung ito bang last conference, may naka-XP ba sa inyo ng ganyan? Or parang palaban talaga all the way? I think meron namang nag-go through ng rough patch in the last conference kasi nga matagal kaming napahinga, maraming matagal na hindi nakalaro, and maraming galing injury or sakit. So, there may period talaga of struggle, pero ni-remind lang namin yung sarili namin na all part of the long process yung situations or circumstances na yun. Kasi nga, it was just really the first conference of the team, of a new team. So, ayun, part of a long process talaga. Yeah. Ikaw, basically, palitan natin ng konti yung sayo. Para hindi na advice, ikaw na lang, we're very curious to know if ang isang Bea Del ba, syempre team captain, MVP ka na dati, multiple awards na nakuha mo, nagkakaroon ka pa ba ng self-doubt when it comes to volleyball? Oo naman. A lot pa rin naman. At even after all my experiences in the sport. Syempre naman, there will still be days na. Of course, kasi you wanna keep pushing yourself. You don't wanna stay lang at where you are now. So, syempre, pagka yun, mahirap na ng pahirap, mag-doubt ka rin naman. Paano mo siya hinahandle? Lalo na pagka ongoing yung conference, diba? Tapos, nadali ka na may self-doubt. Minsan kasi ang hirap noon, no, na maglalaro ka tapos hindi pa nagsistart, takot ka na agad. Pero, ako personally, I haven't seen you na may ganong vibe ba. Pero syempre, may mga struggles tayo within us, ganyan. Pag ikaw, pagka ongoing yung liga, tapos meron kang mga episodes of self-doubts, paano mo siya hinahandle? Actually, I'm not too sure if I handle it very well, but I try first, of course, to just talk to myself. Kaya ko siya. I think it has to do a lot with like when you do yourself. So it starts with that, and then I look to my teammates. Kaya then, kasi literal na nasa likod ko siya. So, so you know, and just not because and yun. To my teammates for some support, to my coaches for some advice. Tapos yun, honestly, every game it's just do what you have to do, and then you know if you get too in your head, then it gets harder. So I sometimes you also try not to think about it. They just kind of handle it in the things that you can control. So, training, adjustments. You mentioned Coach O. Si Coach O ba yung klase ng coach? Hindi ko alam kung nanonood sa baba. Lagi pa naman nagkukumo si Coach. Coach O ah. Pag-usapan ka muna namin saglit. Pagka si Coach O ba, siya ba yung klase ng coach na pwede kayong maging vulnerable sa kanya and makapag-open up sa kanya? Yung sabi niya ng coach, medyo taglin talaga ako ngayon.
parang panghinaan talaga ako. Nakakapag-ganon ba kayo sa kanya? Nakapag-open up kayo ng ganon sa kanya? Yeah, pwede naman. Very welcoming naman siya dun sa aspect na yun. But he's also very, very tough. So sometimes, you also don't know how to do it. Siyempre, gusto mong maging strong. Sa harap niya. So, yun. Pero he's very open. Speaking of Coach O, ano daw yung hindi niyo makakalimutang sinabi niya or advice niya sa inyo? Ikaw, Ate Den. Dami pa namang words of wisdom ni Coach O. Parang kaya kong gumawa ng compilation. Kaya ka na gumawa ng libro. Ano yung mga tumatak sa'yo? Parang nga ba? Parang feeling ko sobrang dami, nalulunod na ako. Wala akong naisip ngayon. Wala mga pinpoint na isip. Kala ko, maalala mo, Den, ang buhay mag-asawa. Wala pa naman. Hindi pala, volleyball. Ikaw, Bea, mahaba-haba na pinagsama niya ni Coach O. Ano yung pinaka nag-stick sa'yo na sinabi niya? Si Coach? Oo. Well, usually kasi yung repeated lines niya, it's very more on volleyball. So, feeling ko yung mga, kaya to then, you don't give the line. Oh, you hear that all the time. It's very technical. Mm-hmm. Yung mga ano niya, pag lupas na, balikan, yung mga paano niya, paandar niya. So, yun. Hey, Bea, listen! Ginagay. Yun pala. Oh, I think marami naman tayong mahanap niyan at very useful din ah, mga advice ni Coach O. Nadabalikan. Okay, eto naman guys. Dahil malapit na mag-alas good vibes, bago namin kayo pakawalan, ang tanong ng ating mga fans, saan daw ba mahahanap yung mga Choco Mucho products sa bahay ninyo? Saan nyo ba daw tinatago? Sa kwarto nyo ba, meron kayong mga stock ng Choco Mucho or... Si Bea kasi laki ng bahay nito eh. Baka mamaya sa may swimming pool. Ako meron. Ako, well, syempre nandun sa pantry. Yung isa. Pero meron akong konting stash sa tabi ng kama. Anong favorite flavor mo, Bea? Yung dark. The red one. Ah. Dark chocolate. Ako... Titikman ko pa lang to lahat. By the way, shout out po sa Rubisco, sa Choco Mucho. Pinadala nila akong pagkadami-dami dito. So, mamaya ko pa lang titikman. Yung white. Alin ba dito? Alin dito yung dark? Yung dark, yung red. Ah, yung red. Sige. Actually, mahilig ako sa dark chocolate. So, sige. Yun yung una ko itatry. Ikaw naman, Ate Den. Saan makikita ang Choco Mucho product sa iyong Balor? Baka lahat nasa ano ah, cabinet ni LA. Siya pala yung dumidekwat. Same, nasa pantry lang. And then I have some in my bag, sa training bag ko. Para Jolly's has skin. Snack. What? Jolly's has skin. Yes. Oh yeah! Mga ano niya, tawag dito, alam yung mga ziplock niya. Mga ziplock niya na may keme. O, kaya gusto ko katabi si Ate Den, talaga. Oh, busog ka palagi. Alam mo yan pag viewing. Anong favorite mong flavor, Ate Den, ng Choco Mucho? Milk chocolate at saka white chocolate. Ayan. Milk chocolate. Ganun pala sabihin yon. At saka milk chocolate. Nahihirapan ako magsalita. And chocolate. Ganun pala. Tatanggalin yung O. Walang choco. Chocolate lang. So, ang totoong tawag ko sa Choco Mucho ay Choc Mucho. Ayan. Okay. Ayan guys, bago namin kayo pakawalan, magbabay muna kayo. Meron tayong 40,000 viewers ngayon and invite nyo rin sila sa inyong mga paandars. Ate Den, kung may mga stream ka dito. And of course, Bea, malapit ng PVL, so please to invite your fans. Ikaw muna, Bea. Well, everybody who's watching, there's a lot pala who's watching. Thank you guys so much for your support. Please try some Choco Mucho. You don't just have chocolates. We have cookies. We have pop bites. They're great. I love the cookies. They're very good. But other than that,
sincerely thank you so much for all of your support, and I hope you continue to support us as we also go and enter another conference. Sama-sama po tayo doon. Ngayon, nakikita-kita na po tayo live. So, we love seeing you there. We love hearing you cheer for us. Thank you guys so much, at makita-kita tayo soon. Ayan. Bea Del, as a salesperson of Choco Mucho, itry niyo daw yung mga iba nilang items. Masarap daw yun. And yes, Bea, congrats tuloy. Good luck pa lang. Hindi pa nga pala nagsisimula. Bakit nagko-congrats ako sa PBL? Congrats na lang sa iyong PBL award. Ano bang award niya dati? Parang best server, tama ba? Parang sanding sir. Oo. Nakalimutan ko yung award kasi ang dami nun. Pero congratulations to Bea for winning an award in the recently concluded PVL Awards Night. And syempre, good luck sa upcoming PVL conference this July. Ikaw naman, Ate Den, if you have anything to plug, go ahead. Nothing much. Just, you know, see you guys around Kumu. Thank you for joining us this afternoon. And thank you so much for supporting our team, the Choco Mucho Flying Titans. We really appreciate your all-out support. Kahit off-season namin, nararamdaman namin yung presence nyo. And don't forget to buy your favorite Choco Mucho products. Hindi lang ito yung Choco Mucho products. May Pop Bites, like Bea said, the cookies are bomb, you guys. All different flavors as well. So do check them out. And we'll see you guys very soon in the next PBL conference. Please support your favorite teams, but of course, support the Choco Mucho Flying Titans. Yes, ayan. Guys, malapit ng PVL. So, mag-ipon na tayo ng lakas dahil mga kawitness na naman tayo ng quality volleyball action, of course, from Choco Mucho and the rest of our PVL team. So, kita kids tayo sa July. Thank you so much, Bae. Thank you, Ate Den. Thank you, Tita. Happy Mano. Weekend. Bye-bye. Happy weekend. Thank you for having us. Bye-bye. Bye. Okay, water break muna ulit. Coffee break. Hello po.